Hindi kami iniiwan, lagi po kami sinusuportahan. Alam ko, kilala natin lahat. Alam natin kung anong mga ginagawa niya sa District 2 at anong tulong ginagawa niya sa District 1 dito po sa Parangaque. Mga kaibigan, pinapakilala ko po sa inyo para po natin sa akin ang ating Pangulong Congressman Roylo Gomez. Thank you. Maraming salamat sa Presidente ng Parangaque Motorcyclist Federation, Jordan Mijares, kapahan natin ang Presidente, at ang iyo pang mga opisyal natin dito, Eduardo Madeja, ng Parangaque Motorcyclist Club, Rene Blasco, ng RGB, Presidente Benito Cruz, ng PB, Presidente J. Ron, PNC. Presidente Rodel Cruz, TRC. At Presidente Leo Valdez, PSRC. At kanina hindi po si Kongresista Ed Salsita, kapag natin si Ed Salsita. Isang outstanding congressman, yung siya very good ng tatlong termino. Narinig, tunay na boses ng Parangaque ng kanyang panahon. At natitiyak ko na namimiss ng tao ang kanyang mahusay na servisyo bilang isang kongresista na tumatayo para sa pangalan ng Parangaque. Muli po, kongresista Ed Salsita, para pangalan natin. At itapati ko din, medyo malayo rin ang biyahe niya, ang Presidente ng Armas, Ron Cruz. Maraming salamat po sa inyong pag-visita dito sa Parangaque. Oliver Nico, Vice President for External, at Cesar Mendoza, Vice President for External ng Armas. Welcome to Parangaque, especially welcome to the second district of Parangaque. Ngayon po ay nasa loob ng aking distrito. Katulad na magkaroon kayo ng malaking palabas doon sa may Garcia Heights. Naalala ko yun. Napakaraming cyclist, motorist, ang tawag yan, motor cyclist, ang Garcia Heights. At ako'y natutuwa din na dito sa isang special occasion ito ay muli niyong pinili ang second district ng Parangaque para dito i-hold sapagkat hindi niya itatanong pagdating sa ganitong klase mga facilities. Sobra-sobra po ang aming ganitong mga facilities sa second district ng Parangaque. Hindi kayo maubusan. Kaya dito, all weather ang aming mga lugar. Hindi kayo mag-aalala ng mga umulan o bumagyo. Kaya ko namin yan dito sa second district ng Parangaque. At may bumabati din sa ating mga nagkagantahan mga ilan. Ang Little Miss Federation Queen, Jacqueline Pelones. Coach champion coach at coach of
champions, Pinky, Paris, at the project. At nakikita ko na itong liderato na Paranaque Motorcyclist Federation ang liderato din at Arpas eh karamihan mga bata kabataan at itong mga nakikita ko sa rapatan mga kabataan din at kanina darating natin si Kongresista Hels Yasita karami niya ito panahon ng kabataan at siguro i-dedicate ko sa kabataan ang aking ito mga mensahe. Alam niyo, ito, ang champion ng kabataan ngayon, Benjo Bertame. Pagpapago natin, Benjo Bertame, pagpapago namin sa Yes Team. At yan ang nasabi, may exercita na panahon ng kabataan sabagat kitang-kita sa reaksyon ng mga tao sa second district at sa first district na talagang ubod ng lakas itong ating champion ng Yes Team, si Benjo Bertame. At hindi na nakakagulat sapagkat kung titingnan niyo ang buong Metro Manila, halos lahat ng mga pangunahing siyudad ng Metro Manila ay pinagumutuan ngayon ng mga batang mayor. Halimbawa, Mandaluyong, isa sa mga pinaka-importante siyudad sa Metro Manila, nasa Centro Halos, ang namumuno, Benjar Abalos, naging mayor sa edad na 35, mas bata pa kay Benjo. Aldrin San Pedro, mayor ng Muntinlupa, naging mayor sa edad na 33. Kaya nakikita niyo bata, masigasig, energetic, matalino, maraming ideya, very dynamic, potento ang pag-iisip, yan ang hinihingi ng panahon ngayon. Pwede tingan, naging mayor sa edad na 36, tingnan niyo ginawa niya sa Taguig, napakaganda, at ang bumalik sa kanya, mas lalong bata, naging mayor, lagi kay Tanap, 28 anos lamang. Pwede natin pagpoint dito si Lagi kay Tanap, bilang isang bata na mayor at beauty. Sherwin Gatsaliana, Valenzuela, malaking sila, naging mayor, sa edad na 30 at paulit-ulit na nahalal. Bobby Eusebio, na Pasig, naging mayor sa edad na 39. Junjun Binay, na Makati, mayor sa edad na 32. Jesse Robredo, ngayon DIP Secretary, naging mayor ng Nagas, edad na 29. J.D. Ejercito, mayor ng San Juan, naging mayor sa edad na 31. Para sa may alam na kasaysayan, Antonio Villegas ng Manila, naging mayor sa edad na 34. Mahusay na mayor, napakarami mga ideya ng kanyang panahon. Gobernador Victor Yap, Gobernador ng Tarlac, 41 anos lamang. Gobernador David Suarez, Gobernador ng Quezon, 33, sa maging gobernador. At E.R. Ejercito, Mayor ng Pagsanhan, naging mayor sa edad na 37, naging mahusay na mayor, kaya naman, matapos ang kanyang termino ng Sento Mokbo, ng Gobernador ng Laguna, nahalang ng landslide ng Gobernador ng Laguna, E.R. Ejercito. Alam na marami, mahirap po manalo ng gobernador sa Laguna. Pero si E.R. Ejercito, dahil mausay na batang mayor, naging madali para sa kanya ang maging gobernador ng Laguna. At yan ang mga katangian na makikita natin sa tao na pumuno ngayon ng Yes Team Youth Experience Service. Parang katangian din ng Armas, parang katangian din ng Paranaque Motorcyclist Federation na karamihan sa mga namumuno ay mga batang leader. Halimbawa, si
Ito panahon nito, sabi ni Mayor Bernabe, nakakaroon kasama, nagkatulungan, pero ilang buwan lamang, may matatapos na aming perdido. Pero hindi po ako nangangamba sa pagkatalag ko na magaling na ginawa ang ating Mayor Bernabe para lumanda ang Paranaque. At alam ko, ang pabalik sa kanya ay isang taong ipagpapatuloy ang programa niya. Pagkakatalag pa, yan si Pedro Bernabe. Wala po tayong kalalahan. At yan po aking masasabi. Sa muli po, may papapati sa inyo. Magandang gabi at mabuhay niyo. At sa kapila, bilang nagagandang. Alam ko na medyo malapit na aking termino. Ito sinabi ko sa Paranaque Writers Club of the Philippines at ito sa sabihin ko rin sa grupo ng Motorcyclist Federation sa grupo ni Jordan Milanes. Si Congressman Goles po, kahit na hindi na ako Congressman, ito maasahan niyo sa akin. Patuloy pa rin ang sagot ko ang inyong activities.